Magandang hapon po. Hindi pa man nakakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ineng, pito na ang naitalang patay sa Cordillera Region. Ang mga biktima pawang natabunan ng landslide mula sa Baguio City, nakatutok live si Cedric Castillo. Cedric. Yes, GGP, dalawa pang mga biktima ng landslide ang pinangangambahang nasawi sa lalawigan ng Benguet. Galing daw ang impormasyon sa isang remote area kaya kinukumpirma pa ito ng lokal na pamahalaan. Kung hindi man sapat ang bigat ng punong ito na bumagsak sa isang bahay sa Barangay Quias, baka naman daw tuluyang bumigay ang lupa dahil sa wala pa ring humpay na buhos ng ulan sa Baguio City. Mabilis na lumikas ang mga nakatira sa nabagsak ang bahay. Malakas yung ano ng ulan, yung bagsak tsaka yung hangin. Nandun sa babang bahay din, delikado kasi hindi panalis yung puno doon. Tenant sa nabagsak ang bahay ang lalaking ito. Alas 3 na madaling araw habang humahagupit ang bagyong Ineng, nalagay raw sa alanganin ang kanyang buhay. Mga isang di pa lang, layo nung ano, puno sa tulugan. Okay naman ako dito, tol, na ano, na hindi naman alam namang nangyaring masama. Mahigit 500 residente ng Cordillera Region ang nasa evacuation centers ngayon dahil sa patuloy na pagsusungit ng panahon. Simula noong Huwebes, lagpas 500 millimeters na ng rainfall ang naitatala sa Baguio City. Malayo na sa 150 millimeters na threshold na batayan para maging alerto sa landslide. Sa tala ng Office of Civil Defense Cordillera Region, umabot na sa 6 ang mga nasawi dahil sa mga landslide. 5 sa mga biktima mula sa Benguet. Dalawa pang residente ang pinaniniwalaang nasawi rin dahil sa pagguho. Kinukumpirma pa ito ng Benguet PDR RMO. Sa Cannon Road, muling gumuho ang lupa sa landslide area kung saan 2 ang namatay nito lamang Hulyo. Hindi pa tiyak kung kailan mabubuksan sa mga motorista ang kalsada. 75% naman ang power supply ang naibalik na sa buong lungsod. Ang Baguio City ngayon, mistulang tumamlay. Sa ilang lugar na dapat sana'y dinudumog ngayong long weekend, mabibilang ang mga bisita. Jiggy, ayon sa DPWH ay posible raw abutin pa ng 1 linggo ang clearing operations sa Cannon Road. Yan daw ay kung magiging maganda na ang panahon. Jiggy? Maraming salamat, Cedric Castillo.